Kay happy to be exam. Bata kay ba makakuan ka? Magkuha pa din kag passport ko eh. Magpakuan og passport pag magpakuan tao. Appointment kay Marinong Homeboy. Okay, kaya nakuha na akong kuan. Akong result. Hello, and we're here. So, hindi muna sinday nga bil ang driver ko ngayon kasi malayo. So, ayan yung driver namin, ayan kapitbahay namin. And then, siya na yung mag-drive sa amin. So, andito si Boss Stephen sa likod. At ang susunod kong assignment is dadaan muna kami sa office para malaman niya kung saan siya pupunta pag nagsimula na siyang mag-training. And then si Mighty Mang, ang sister, dadaan kami mamaya sa Compostela tayo day. Kasi kukuha siya ng mga stocks niya for her business. O pag nag-travel kayo papuntang north ha, daan kayo sa coffee shop ni Mighty Mang. It's very it's very accessible lang, malapit sa bridge. At pwede kayong magpahinga doon ilalim ng bridge. At sa unahan noon, may mga magagandang beach resort doon na pwede kayong maligo at yung kasi tawag ato eh. Bungalow, kasi pangan ato yung bungalow. Ang may-ari doon is yung may-ari ng Cliff Cabanas. Maganda doon. Kapag nalahay nga malaya? Oo, unsay pangan ato. Ikatong na, padong dito ilagan ba? Ilagan mo ito mo na? Oo. So pag nag, pag bumili kayo ng coffee sa kay Mighty Mang Coffee Shop na doon Pablo Catmon, pwede kayong magpahinga doon sa ilalim ng bridge. Siguraduhin nyo lang ha, meron kayong habak. Kasi sa ilalim ng bridge, parang merong ano doon, kapri. Anong tawag doon? Amakan Bungalo. Ay, Akasya pala. Akasya Bungalo. Papunta doon sa loob, doon sa coffee shop ni Mighty Mang, ay maraming magagandang beach resort. Isa na po dyan ang Akasya Bungalo, na ang may-ari ng Akasya Bungalo ay ang may-ari din ng Cliff Cabanas. Cliff Cabanas happens to be my home noong time na gusto kong mag-beach. Diba? Pwede kang maligo doon. Mura lang yung kanilang mga bungalow na mga houses. Maricel Muñoz, Lolita Norte, Mimi Dipatuan ni Lupo. So papunta na kami sa office para i-tour ko si Boss Stephen Vlog para magsimula na siya sa kanyang training after a next session pa siya. Kasi meron pang ano ngayon eh. Meron pang kakasimula lang kahapon. Ang bagong buwan niya? Oh, bagong batch. Dili siya online day. Face-to-face na? Di ko ganag online kay Gamayra. Ang konti lang ang matutunan online. Gusto ko si Boss Stephen ay i-enroll ko siya sa face-to-face. Kasi iba kasi yung learning pag face-to-face. Kasi pag meron kang hindi mga naiintindihan, you know, Korean ba yan? It's a Korean. So, kailangan mo talagang magtanong, bakit nagiging ganun? Ganyan. Oo, kaya gusto ko, parang marami siyang matututunan sa kanyang pag-training. Gusto ko enroll siya sa face-to-face. Because sa sinasabi ko, ang Korean ngayon is one of the magagandang investment sa sarili. Lalong-lalo na si Boss Stephen ay bata pa. Ang dami pa niyang maipon na pera. At ang dami pa niyang ma-invest na mga properties. Kasi alam ko itong batang to is antomasinop to. At hindi to ano, hindi to gastador. Kaya huwag kayong maggastador pag nasa ibang bansa. Kailangan ipon talaga ng ipon. Di ba ganun? Ate Cha, akong anak, gusto mo ato Korea. Gigi Galacio. Ma'am Gigi Galacio, kailangan lalaki lang para mas mabilis ang pagpunta doon after pumasa sa exam. Siguraduhin lang na pumasa sa exam. It's because yun talaga ang number one requirement. So while nag-training ka na, panatiliin mong malusog yung katawan mo. Kasi pag nasa abroad ka, especially Korea,
kailangan malusog ka talaga. Kasi yung trabaho doon is parating nagmamadali. That is why healthy is the best policy. Umalis ka na Ate Cha sa bahay ni Dengabel, ZB Village. Yes po. Sinundo na nila ako ni Mighty Mang. Si Mighty Mang. Hello po. Breadster, musta ang result sa laboratory? Breadster, thank God. The result is very okay. Yung bukol ko from 14.5 centimeter ay nagiging 12 na lang. And I'm very happy because may mission pa ako sa mundong ito. Hindi pa pwede. Lydia Sidon, good morning. Jacob Arham Makadumpis. Ate Char, paano kung taga Jensen ko? Unsaan pag-apply? Jacob, kung taga Jensen ka, punta ka sa local Philippine Employment Service Office sa lugar ninyo. Magtanong ka kung saan pwede mag-aral ng Korean language. If wala sa Jensen, you can travel to Davao City. Kasi maraming training center sa Davao City. Kasi dati may branch kami sa Davao. Pero pinaklose ko kasi nga, pandemic. Pero marami pang training center ngayon. Karamihan kasi sa training center nasa malalaking syudad. Davao. Not good morning. ZB Village, saan ka magstay? Magpahinga muna ako ng siguro mga 3 days sa bahay ng inay. And the next week na ako pupunta sa bukid. Kasi pag long travel ako, hindi pwede na mag diretso-diretso, tuloy-tuloy yung travel. Kasi nahihirapan pa ako eh. At ngayon, kailangan ko muna talagang magpahinga. May magpa-deliver. 2 ice choco, tapos 2 paramel. Ason po? 20 ang charge ko. Ason po? I-send na po ang details and text na ako. I-text na ako dito sa number na po. 2 ka choco, 2 ice choco, tapos 2 paramel. 20 ang charge. Pwede na kung di matawagan lahat. GGM Galasyo, asa ang training center sa Cebu, Ate Cha? Ma'am, GG, ano yung anak mo, ma'am, lalaki? Actually, papunta kami ngayon sa training center. Ano ni Gasolina doon? Ato ni Pagasolina, asa ni Gasolina? Ay, ato sa atas training center, ha? Tapos, unya tamang Pagasolina, ipadong na. Para dili mahurot akong load. Kadyo trama, Mr. Training Center. Ma'am, ano yung anak mo, ma'am, lalaki or babae? Kung sa Cebu siya, we can cater boarding house, pero siya yung magbayad. At kung sa Cebu siya, walang problema. Kasi kailangan, anong tawag dun? Pila edad pwede? 18 to 36, 38 years old po. 18 to 38 years old, Ma'am GG. Lalaki lang. AJ Avelino ba yun na sending love? Hindi ko na to i-off para diretso-diretso na. Para mamaya ay makapagpahinga na ako. Ma'am Lydia Sidon, Amping. Thank you po, Ma'am Lydia. Magkita-kita na lang tayo pagdating namin sa probinsya. Ganun talaga, ma'am. Kailangan nating magpagaling. Kasi mahirap pag magkasakit. GGM Galasyo, yes, lucky siya, Ate Cha. How to apply? Paano mag-apply sa Korea? Kailangan mag-aral muna ng Korean language. And hindi po madali, hindi mabilis ang pag-apply sa South Korea. Kailangan mo ng pasensya. Kasi isang beses lang po ang exam sa isang taon. Pag hindi ka pumasa ng exam, maghintay ka ulit ng next year para mag-take ka ulit ng exam. Kaya kung magplano ka na mag-apply for South Korea, siguraduhin mo talaga na ano ka, tawag doon, buo ang decision mo.
para yung utak mo ay hindi walang ano, hindi ka mag ano ba, walang hindi ka magduha-duha or buo yung ano mo, buo mo yung decision mo para makapag-aral ka, yung mga pinag-aralan mo ay papasok sa kukote mo. Nang sa ganon, pag may exam, and ang exam isang beses lang sa isang taon, ay papasa ka kaagad. At pag pumasa ka, that is your swerte. Pero hindi swerte yan kasi pinag-anuhan mo yun. You work hard for it para pumasa ka. So pag pumasa ka na sa exam, next thing to do is medical. Kaya kailangan healthy ka. Kasi bawal sa Korea ang may sakit. Kasi ang trabaho doon, palaging, meron kasi silang culture na palaging nagmamadali. Oo, yun yung ano nila doon. Kaya kailangan masipag ka talaga. Bawal sa Korea ang tamad. Kasi pagalitan ka ng ano, ng Koreano. At yun na. Ako, naghintay ako mga 9 months. Pumasa ako ng May. Nakaalis ako November. So, June, July, August, September, October. Ay, 6 months lang pala akong nag... 6 months lang pala akong naghintay. Kasi mabilis yung sa amin. Pero ngayon, mabilis din ngayon kasi nga, di ba galing tayong pandemic? Tapos, yung pandemic na yon ay hindi nag-hire ang Korea. So ngayon na lumakas ulit yung kanilang economy, maraming vacant position to be filled in. And maswerte tayo kasi isa tayo sa mga Pilipino, isa tayo sa mga foreign nationality doon na gusto ng mga Koreano na magtrabaho sa mga company nila. Kaya maraming i-hire. Mas lalong maraming i-hire sana pag pag naipasa na yung batas nila na mag-hire ng mga domestic helper. Pero sa ngayon, hindi pa ano yun. It's not yet final kasi yung domestic helper ay pinagdidibatihan pa sa kanilang senado if talagang ipostro ba nila or hindi. Ganon. Pero maswerte pa rin tayo kasi isa ang mga Pilipino na demand sa South Korea for factory worker. Manda, Mandala Rose, tumanda ka na ulit. O, tumaba. From Dubai. Hindi ako tumaba. Nagkalaman lang siguro. Nagkalaman lang siguro ako, pero yung ano ko, yung timbang ko, since nag-chemo ako hanggat nag-radiation, same pa rin yung timbang ko. 57, 58. Pag wala akong kain, 57. Pag meron akong kain, 58. Amy David, blooming ka now, ati siya. Ang kinis ng face mo. Actually, hindi ako blooming, ma. Ang daming order ni Mighty Mang. Delivery. Ang dami niyang order time. Delivery is at its finest. So, malapit na kami sa office. And mag... ano lang kami doon, mga siguro mga 5 minutes. 5 minutes lang para malaman ni Boss Stephen or para alam niya na ano, na this is his next assignment, mag-aral ng Korean language. It's one of the best investment para sa pamilya niya. Oo. J-Rod Wasken, ati siya uli ka sa Katmon. Yes. Uwi na ako sa Katmon, J-Rod Wasken. Tapos na ang aking vacation sa bahay ni Inday Ngavel. Actually, that's not a vacation. That is a check-up. Ed Harvel, ati siya, na age limit sa Korea. Yes po, meron. 18 to 38 years old. Lalaki lang. May Villarki, maingat kayo. Thank you po, mami. Dantes, mga oil. Bakit anong naging sakit mo, anak?
Ma'am Dantes mga oil. Ano po, nagkakaroon po ako ng cancer, ma'am. Cancer po. It's ano, sarcoma ang klase ng cancer na dumapo sa akin. Yamasaito. Amping. Amping. Thank you po. Makaabot pa itong gasolina doon? Makaabot na. Doon lang tayo sa ano, sa may pusok. Sa may petron doon. John Lo Paroco. Hello Ate Charing, preme ko tanaw sa imong vlog. Sukad sa pagsugod balang ni mo hangtod nga to sa balay ni mo. John Lo Paroco Adriano, be. Kung nagtanaw ka sa akong vlog, kanon saan mo ko nagsugod, be? Kailan ako nagsimulang mag-vlog, sir? If you really know me. Thank you po, Ma'am Marcel, for your prayers. Ganun talaga. At kailangan nating magdasal sa ating kalusugan. So, kaakibat ng pagdarasal, kailangan din nating kumayod. Lalong-lalo na po ngayon na pwede nang kumayod. Hindi pwede na palagi tayong nakatulala. Kahit pwede na or ano kahit may sakit tayo, hindi natin hayaan na malubog tayo sa sakit na yan, kasi mas lalo tayong manghihina. At mahirap pag palagi nating isipin na may sakit tayo, kasi mas lalo tayong manghihina. Ang gagawin natin ay magdasal. Syempre, kaakibat ng pagdadasal, kailangan nating kumilos, lalong-lalo na po sa akin na sobrang mahal ng aking gamot at hindi pwede na nakatulala lang. Kailangan talaga may gagawin ka kagaya ng ginawa ko. Ang manok Bisaya, lami kayong sabaw. Gerard Wasken. Ang mga manok namo, Gerard Wasken, gipang dunlok. So sa bukid namo, di pa may mukaon og manok, kay gipang dunlok. Ang dunlok, sakit sa manok. Nahurot na ang manok ninunituro, kay gipang dunlok. Yan ang isa sa mga balakid or mga problema if may manok ka nga, native chicken, dudunlokin. Mas mabuti pa na ang alagaan mo ay kambing, kasi ang kambing ay walang sakit. Pabayaan mo lang yan dyan. Mabubuhay at mabubuhay lang basta't may damo. Norlitz, shout out from Davao. Hi Norlitz. Lino Nato, lumiit na bukol mo. Yes, Ma'am Lai. Thank God. So malapit na kami sa office. Lady Mayra Tinapay, good morning Don Pablo Coffee Katmon. Good morning, Ma'am Layden. So ayan, pag uwi ko nito ay pagod at matulog lang ako. Pagkatapos, pag nakapagpahinga na ako, radyo ba pa more. So, andito na kami sa, malapit na kami sa Tamiya. Yes, Ma'am Vivian Magrena, life is going on. Hi, Nandani Singh. LV Villaruel, ingat po palagi. Thank you po, Ma'am LV. Hi, Kimple O'Neill. John Lo Adriad Ardiano. Waay man nako madumdumi. Pero sa Korea ka pa, permi. Nagsayaw-sayaw sa obra. Hello, wow, Sir Don John Lo. Tama, Sir. Tama, Sir John Lo. Taga-subaybay ko talaga sa akin, Sir. Andito kami sa Tamiya.
dito sa Tamiya is I am working here for 10 years. Diyan yung company namin pasulod, paloob. Kaya ang lugar na to plays a major role in my life. And dito yung ika 500 store ng Red Ribbon. So yan sa mga gustong mag-aral ng Korean language para makapunta sa Korea. Lalaki lang ha. Lalaki lang ang demand doon. Pwede naman mag-aral ang babae pero maawa ako sa mga babae. Kasi mag-effort sila, magbayad ng training, tapos hindi makaalis. Kaya hindi ko naman diniscourage ang mga babae na mag-apply doon. Pero sinasabi ko lang yung totoo. Kasi nga mahirap. Mahirap sa babae. Kaya lalaki lang talaga ang ini-encourage ko. Na wala yung signal. Walang ano dun. Pasensya na, nawala yung signal. Ayun, bumalik na. Kaya ang mga ini-encourage ko lang ay ang mga lalaki. Kasi pag pumasa ka sa exam ay siguradong makapunta ka doon if pumasa ka sa medical. Kasi stricto yung medical sa Korea. At kahit elementary graduate ka lang, basta willing ka lang pumasa sa Korean language exam, you can go to South Korea. Hindi sila stricto sa educational background. And malapit na kami sa office. This is Maximo Patalingog Avenue, Lapu-Lapu City. And yes, malapit na kami sa kabilang street na. Medyo traffic. Kailangan pa natin maghintay ng 28 seconds. Shout out my timang and boss Stephen. Hello po. Nasa likod sila ma'am. Good morning. Ayan si boss Stephen. And then si my timang. And si boss Stephen ang dahilan kung bakit malinis na ang bukid. No, di ba? And makikita nyo yan sa mga vlog niya. Kaya support natin tong batang to. Kasi mabait siya. Hindi ako basta-basta magtiwala. Kasi nasubukan ko nang magtiwala. And may Dorian Nunez, ingat po. Okay, thank you po. Wala si Inday Ngavil, ma'am. Iba yung driver ko. Ngayon. Nag-hire ako ng driver. So ayan, malapit na kami sa office. Diyan yung office namin. Magkuha lang sa kadong ha. Mag-hazard. Kanang na ay blue nga Gigi. Dito na kami sa office. Dire dong. Okay, mag-hazard sa kayo. Dagang estudyante. Tara dong. Nahugbi kasi mamga diya in town. No? Oo. Hey, dong. This is our office in the second floor. So dire in town nahug si mamga ni Kaliring. Hello. Ali dong. Pagka yan. Pagka Lunes. So this is our training center. Dito mag-aral si Boss Stephen. Okay. Hello. Kumusta naman ka?
Okay na ka? So this is our managing director, our chief executive, chief financial officer. So dito mag-aral si Bu Stephen. Our executive secretary. Natawa kita. Wow. So nato paldas liko sa ring paldaday. So ayan. And dito mag-aral si Bu Stephen for si may timang dati, hindi siya nag-training dito sa Danao branch namin, pero yung Danao branch pinakos si Wi-Fi diri. Ano yung Wi-Fi? Automatic lagi nag-transform. So ayan. So, Boss Stephen, dito ka na mag-aral dong in your next assignment. Tapos, ya, kumusta naman imong kuan pag... Ha? Okay, Ronald. Very good. Ako pa ba yung ako yung pangyag sa hagdan. Hagdan, siguro na yung problema. So, busy sila kasi maraming alis. At malapit na po yung exam. Registration na. O, malapit ng exam. Kaya busy ang aming mga staff. And then dati, dito ako matutulog. Ginawa na namin itong stockroom. Stockroom na namin yan. Kumusta ang mga ano natin, ma'am? So, ayan po, mga ganyan. Registration. So, dito kami mag-orientation sa mga bago naming estudyante at yung mga papaalis. So, dito namin Tapos, na-address sa Picas doon ang room. So, yan ang aming room dito. This is our room here. Annyeonghaseyo. Good morning. So, this is... Nag-unsa mo dong? Ay, mo gihapon. Third day. Ipilin. So, this is their third day today. And... di na mo ka-appel sa exam. Di na ni sila ka-appel, no? Kung na i-passport mo ka-appel. Mag-appel mo doon. So, ayan. This is our training room. Yung sa kabila, orientation room. Tapos, ayan. So, ganito yung mga namin. Oh, di ba? Ganoon. Yan yung pag-aralan ninyo. Tapos, dito ka mag-aral doon. In the next batch. Yung sa naman yung nakatunan. Mukabilang. So ayan, loaded kami. So yung training namin is tatlong session in a day. Ito sila is 8 to 12, 8 a.m. to 12, and then 1 p.m. to 5 p.m., and then 6 p.m. to 9:30 p.m. So loaded kami kasi nga maraming kinakailanganin ang South Korea ng mga Pilipino. Kaya, ang mapayo ko sa inyo, kailangan ninyong mag-aral. Kailangan ninyong mag-memorize sa lahat ng yan. Ay, mga bata pa man sila. So, kung if ever di mo mupasar, I take next year. So, this is Sir Ronnie, our head teacher. And then, we are catering mga students or mga gusto niyo mag-trainee, if you're from Mindanao, pwede kayong pumunta rito. You can have your training here. We are going to provide boarding house. Pero kayo yung magbayad, ha? So our address is located at Maximo Patalingyog Avenue, Lapu-Lapu City. So ayan. Dito ako nagturo for 10 years. Di ba? Sige na. Bye. So, and this is our direka dong. So, ang next dito mag-aral si Boss Stephen. Na-arifa? Ganan. Tapos, dalawa yung room namin. Ito yung aming orientation room and yung aming classroom. Mularga na ka dong. Mularga na ka. Augi ka na ka dito? Para sa kuan? Para sa CBT? Diday ka kuan, diday ka sincere. Ani uli ka? Holiday siguro dai di mo sa Holiday man ron sirado. Id Allah. Holiday di ay. Mm-hmm. Pero sa makabalik dira. Ya mo adto nami. Oh, sige lang chat ako niya ha. Tapos si Padre si Ate Pari. Hoy Milbert tipon niya.
lahan. No, ay nag... Dibya ka namos dyan, te. Buhol man siya, no? Ha? Buhol? Buhol. Mm-hmm. Buhol siya, iskwila tari. Sige lang, okay ra. Yeah, sige, executive secretary. Yes, do your best. Yeah, mato na mi, ma'am. Maura ka, ako rin gi-orient para makabalo siya. So, ato kasi ilang mo po yun. O ako ni face-to-face kay para dali. Ikaw man na nila. Morning. Oo. Musod siya morning, afternoon. Yeah, sige, ato sa miday. Ato ha. Dito. Ayog. Mm. Busy na kay ka. Unanay mong health in town kay Agud. Ari sa midong, Ampin. Ari sa mi. O ato na mi. Bukid naman ko sunod. Yes! Gamay na parang bukol. 12 na lang. Pwede guys kung atin ini, ha? Thank you. Laban lang. Yari sa mi. My sister. So, I'm Dilima. I'm Junel. Asan Sagi? Ari sa midong. Asan Sagi? Ari sa midong. Sige, ano mo? Yes. May pag-careful. Wa. Na wajo na position ya. Kaya na ko chinila sa bitcha. Diri ko dai kitan dai. Pero ko mo ang mga wala na makakaifi kuan. Okay na ron. Diri ka nang dai bitik ko sa buong anak ko. Pero ano gyud ay ram. Ako ikaw na ay di paterapi na ako. Pag pagbuhi ng tao. Karon na kay layo na kay tong Sabado. Bye. Bye, Ampinglot. Yes. See you later. Okay, bye-bye. Okay. Ano? Bago dito. Sige, ma'am. Salamat. Bye. So that's our office. And next thing is uwi na. Thank you, Lord. So yun yung office namin. Tutor mo na lang si Tepen, Kerry. No, ma'am, Kerry Kerubin. I will not make myself stress. Napaka-stressful magturo ng Korean language. Napaka-stressful. Kaya, scholar ko naman siya, and ang guro na, ang bahala, mag-ano sa kanya. So, yun po. Abangan nyo na lang ang next journey sa buhay ni Boss Stephen Vlog. Kasi pwede naman siyang mag tawag doon. Wala ilay sa pipa niya, mine ang driver. Wala mine daw ka broom. Nanam ni asawa, ma'am. Dalawang anak. Mabugduan ka sa asawa ni ma'am. So, si Boss Stephen pwede siyang mag-vlog while nag-training siya. Because hindi ko naman pinagbawalan ang mag-vlog para makatulong din siya sa mga nagnanais makapag yung mga ano ba, like kasi may iba kasi na ano, nag self-study lang para makatulong tayo, wag tayong magiging madamot, kasi pag madamot ka, wala talagang blessing na darating sa'yo. Lady Jean, morning. Sige dong. Pila may iko anana dong. Asam dia dong dapat. Mana dia dia dong? Walang lidet. Oh, lidet. Pila man dong? 300. Ali 500 lang. Ah, 500. Bagaimana 300? Pasti ko. Yes, sir.
rato pa rin. Dito nagpawa na ito, 63 plus, 64. Shield na? 64 na. 64 na. Mahal ka yung shield. Pero may pinakalimbo sa ito, shield. Level kang kaya ba? Kuhan siya, 27. Nakuha ni Kuhan na kami dito. Ano siya kasi mo? Dili. Ano kailang aircon kay kanang Kuhan? Kanang kusog kaayo. Iba sige, gutom na mo ha, mga unta. Saan mong rata ron? Mangangita tag na. Alas 11 na, uy. Ilay sa Pepanias, pauwi na kami, ma'am. Net D. Thompson from New Zealand. Susan Perez, silo po. Pauwi na kami. Maghintay pa kami ng 97.86 seconds. So, nandito na kami ngayon sa May Lapu-Lapu City Hall. Net V. Vargas, Pino Hermoso. Ate Cha, pa-check up po kayo kay Dr. Tan. Dami pong gumaling sa kanya kahit anong sakit. Evan Cancer Patients. Ako naman ngayon, ma'am, is naniniwala naman ako sa doktor ko. Kasi dahil sa doktor ko, gumagaling yung pakiramdam ko. And alam ko na yung mga doktor ay binag-aralan nila ang mga ibibigay nilang mga payo sa kanilang mga kanyang mga pasyente. Kaya blavan. So, I will tell you, dyan ako nagturo dati. Kita niyo yung building na hindi natapos? Dyan ako nagturo, 2008. Dyan ako nagturo ng Korean language. Yung building na yan. For 1 year. 1 year and 5 months. Dyan ako nagturo. Dahil. Tapos, yun nga, mahal kasi yung tuition nila dati. Back in 2008, 13,000. Kaya naisipan namin na magtayo ng sarili namin. Ang nagawa namin. And until now, we are still very functional. Rene de Galicia, gwapo ang bodyguard mo, Ate Cha. Di ba kung bodyguard? Uy! Driver! Driver! So ayan, this is the highway of Pusok. Papunta itong airport. And walang traffic ngayon kasi nga highway. Recalin Salazar, balik ka na sa Bukid. Yes po, next week. Bukid na po ako next week. Kasi doon ako talagang magpapahinga ng bongga. And that is the overpass papuntang airport galing sa Mandawi City. Kerry Kerobin Cabeldo Angeles, malayo ba ang Lapu-Lapu to Katmon? Mga 1 hour ma'am and 30 minutes pag tuloy-tuloy yung biyahe. Pero pag traffic, mga 2 hours. Ate In-In, cha, for hire na iyang car. Yes, Ate In-In, for hire. Alam mo, Ate In-In, napakaganda ng car niya. Kasi, very cold ang aircon. So, this is the second bridge. The Marcelo Fernan. Hindi kami dito si Inday Ngabil dadaan kasi malayo ito eh. So sa kabilang dulo ay Mandawi City na po. Uuwi na po ako sa aming probinsya, ma'am. Ate In-In. Yes, Ate In-In, for hire.
for hire ang kanyang sasakyan at kasama na yung driver. And then ano lang siya ma'am, at in mura lang, hindi siya mahal. At syempre alam niya ang mga pasikot-sikot sa Cebu kasi nag-drive din itong batang to ng taxi. So medyo malakas pa yung ating signal, no? So we are now in Mandawi City, the other side of Mandawi City. Sa mga hindi kasi nakapunta ng Cebu, yung tatlong malalaking city, Lapu-Lapu City, Mandawi City and Cebu City, is interconnected lang siya. Henresa, Fidan, Lag, Mendoza. Bilay ni Kapo, ando? Bilay capacity ani? 7? 9. 9, ate? 9. Malakas yung aircon. Josie Naval Tauro, bakit hindi yan ang sasakyan mo? Kasi po, yung sasakyan ko ay gusto kong gamitin yung sasakyan niya kasi maganda. Parang sasakyan ni Inday Ngabel. Yung sa akin kasi is ano yun? Tawag ito, Aquadong? EOV, kanang Mubo lang ba? Mubo. Oh. Nori Ribangkos, Ate Chilo, galing kami dyan. Pasnakon ko muna sila. Uy, kinagutom na sila. Mangitatagkuan. Ang sabi na gusto, siyumay? Sugba mo? Pag sure ba? Shout out from Lapu-Lapu, Basak. Patricia Heraldo. I don't, dito lang tayo mag-snack sa Gaisano eh. Maniod to na lang mo dito. Vivian Mangrena, mabilis tumakbo. Yes ma'am, kasi alam niya ang pasikot-sikot sa alam niya ang pasikot-sikot kasi nga taxi driver din tong batang to. Okay, so in the event na ma-off na, ibig sabihin wala na pong signal. Lerma Iron, ganda pala sa Cebu. Alam ma'am, Lerma Iron of Taal, Batangas. Maganda ang Cebu, parang Manila din. Pero traffic din. Traffic din ang Cebu pag may trabaho. Ngayon, wala lang traffic kasi walang trabaho. Holiday kasi. Ma'am Nicole Sakura, thank you po. Patricia Heraldo, dito ako sa Manila. Meredith Sangana, nawala-wala ang signal. Oong ma'am. Maraming alam sa City of Cebu. Vivian Magrena, yes ma'am. Kasi pag taxi driver ka, alam mo kahit kasulok-sulokang bahagi. So we're now entering Consolacion. Stella Braided, my hometown Consolacion. Yan, manood muna kayo. Itutour muna kayo. Itutour muna namin kayo.
Sana ganito palagi, walang traffic. Mabilis lang kami makarating. Kaso lang, kailangan ko pang mag-grocery. At meron pa kaming dadaanan na mga stock ni Mighty Mang sa kanyang coffee shop. Cecil AB, Murasan Migna 14 Norte. Yes, ma'am. Jeff Rock Solution, uli na day kaingat. Yes po, sir. Thank you po. Vivian Pangrina, maaga ang uwi niyo sa probinsya. Upo. Kasi nga, mamayang hapon, baka uulan. Ma'am Olivia Maynard from Michigan, USA. On a remission ako for a year. Wow. Ma'am Olivia Maynard, stay healthy always, ma'am. Kasi hindi po biro ang mga kalagayan natin, ma'am. Ang mga pagsubok natin sa buhay. Kaya laban. So this is Consolacion. The next town from Mandawi City. Lady Mayra Tinapay, Tayod. Ay, Tayod any day. Si Lady Mayra Tinapay, taga Liluan, Manggut. Ay, Tayod pala to. Tayod, Liluan. Lasyon. Oh, Lasyon pa dahil. Tayod, Lasyon. Tayod, Consolacion. Sige na, oy, babay na. Babay na po sa inyong lahat. So ayun, abangan nyo na lang ang mga ganap sa mga buhay namin. And thank you sa inyong mga support. Thank you everyone. Bye. Hinga na ako. Wala na akong boses.